Hello guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag contour gamit ang Clean AutoCAD gamit yung software na napakadaling gamitin, although may mga software din na ibang ginagamit katulad ng PTMSW o sa Cebu 3D mismo direct. Pero itong software na ito na ginagamit ko ay napakaganda. So, galing ito kay Sir Gerson Estrebilla. Shoutout kay Sir Gerson Estrebilla. So, yan na nga. Bago natin umpisahan yun, mag-download muna tayo ng data from Total Station sa Excel. Saka natin ipa-plot doon sa AutoCAD. Saka natin ikukontor gamit ang yung software na yun, NMAX. So ito yung ating Total Station. Nandyan yung ating mga na-as belt. So isasaksak natin yung ating USB o flash drive. Tapos i-on natin yung Total Station. Oh, ito yung Total Station namin ay Horizon. Horizon 92A. H92A yung version ng Total Station na ginagamit namin. Sa touchscreen po ito mga kaklik. So, muna, punta lang tayo sa job. Ayan. Tapos i-click natin yung B. Tapos punta tayo sa export. So, dun sa export to, lalagay natin dun dapat ay U-Disk. Kasi flash drive yung ating gagamitin. Tapos dun sa baba, ang format niya ay point, northing, easting, elevation, saka mayroong code. So yun lang ang pipili natin. Tapos pindutin lang natin yung ayan. Next. Ayan. So, para makasigurado na yung inasbuilt natin ang ating ini-export, puntahan lang natin sa job, tapos kung ano yung job file na ginawa natin, yun lang yung i-on natin. So, balik natin tayo dun sa export. Yeah. U-Disk. Tapos kung ano yung file na ginawa natin doon sa job, yun din ang i-enter natin dito. So itatype natin sa dito. Ang ginawa kong job file is as built. So yun lang itatype ko dyan. Tapos export. Yan, kagaya niyan, as built yung aking job file. Yan, itatype lang yung as built. And then export. Tapos na. Yan, tatanggalin lang natin yung flash drive. Tapos ililipat natin yung flash drive sa CPU ng ating computer. Para mai-transfer natin yung data na kinuha natin sa Total Station sa ating mga desktop or laptop.
So ayan, isasaksak na natin dyan. Tapos hanapin lang natin yung pangalan ng ating flash drive. Click natin sa ating desktop. So ayan siya. So madaling makita sa ating flash drive yung ating data na in-export from Total Station. So ayan na yung ating mga data na in-export. So sisave lang natin siya as CSV. So ito na mga kaklik, ipa-plot na natin yung data na nakuha natin sa Total Station. So gagawin natin, ka-open na yung ating desktop at ang AutoCAD. Ang version nga pala ng AutoCAD natin ay AutoCAD Architecture 2016. So hindi po siya Civil 3D. Kaya kinailangan natin ng third party apps. So ang gagawin natin, mag-create tayo ng new drawing. So ayan, nag-create na tayo. Wala siyang laman. So dyan natin siya ipa-plot. And then sa new drawing, since naka-install na yung ating third party apps, which is yung Nmax, so may mga commands na lang ang ating gagawin. So itatype lang natin yung upload. Ayan. Makikita ninyo nandyan yung Nmax, tapos yung ating generator. I-click lang natin yung generate contour, tapos load, and then close. Parang yung sa Lisp din, ganyan lang ang proseso, pareho lang, and then close. Tapos type contour, CONTR, then enter, click generate from CSV file, click generate contour lines, click contour labels, palit ng kulay. Okay, palit din ng kulay sa minor distance. Okay, sa major contour color, palitan ko rin ng kulay yan. Yung minor contour color, papalitan ko rin siya ng ito. And then yung sa minor contour and yung interval, gagawin ko lang siyang tig pa 5 cm. Tapos automatic na yung major contour interval in every 0.25 lang. Saka natin i-upload yung ating data, yung as-built data natin. So sinave ko siya doon sa aking file. So desktop. Ito. Itong as-built. Click lang natin yan and then open. Tapos okay na, nakaset na to lahat. So i-okay na lang natin. So ayan na siya. Kung mapapansin ninyo, meron siyang mga triangle-triangle. Yung mga katulad nito yan. Kailangan tanggalin natin yan para yung contour lang ang contour lines lang ang matitira. So ang gagawin natin, type lang natin yung layer, enter. Tapos ito na siya, yung triangle na yan, i-off lang natin. So ayan, nawala na yung mga triangles. So contour na lang ang natira. So ayan lang, ganun lang kadali ang paggawa ng contour sa plain AutoCAD gamit ang yung third party apps na Nmax.